Hi everyone, I'm making this video because I want to answer the questions that I receive from other people, especially from my friends or friends of friends na nagtatanong sa akin kung kamusta ang pagiging ALT sa Japan, kamusta ang buhay sa Japan, at kamusta na ako ngayon. But disclaimer lang guys, ang video ko na ito ay based lamang sa personal experience ko. Kasi maraming video na nagkakalat sa TikTok, sa YouTube regarding how to be an ALT, kamusta ang buhay ng isang ALT, mahirap, madali, iba-iba. Pero I just like to emphasize this na kaming mga ALT dito sa Japan, iba-iba kami ng experiences. When it comes to the work, when it comes to our school, when it comes to the job na ginagawa namin, iba-iba. Depende po talaga yan sa school. Kaya naman, sasabihin ko muna sa inyo yung mga expectations ko before ako pumunta ng Japan at kung na-reach ko ba yung mga expectations ko nung nandito na ako sa Japan. Ngayon, first expectation ko, nung nasa Pilipinas pa ako, sabi ko, gusto ko magtrabaho sa Japan kasi syempre gusto naman natin ng malaking pera or malaking kita. So malaki nga ba ang sweldo sa Japan? Yes po, malaki naman po ang sweldo dito, pero malaki rin po ang binabawas sa amin. Okay. Unlike other jobs sa Japan, yung company namin, they do not subsidize the payment for or yung payment namin for the rent ng bahay. So lahat ng mga expenses namin dito from the house rent, electric bill, food, transportation, lahat po yan ay sariling pera namin. Yung transportation po sagot po ng company, pero kung may mga other things ka na pupuntahan, other places na you want to go, syempre sariling pera mo yung ilalabas mo doon. And kung kukwentahin po natin or kung itototal natin yung mga expenses na yon sa binabawas sa amin, it's more than half of our salary. I'm telling you, it's more than half. Kasi ang bahay namin is, ang bahay ko is 50,000. So sa ibang ELT, it's around 40, 48, 40. Basta it ranges from, I think, 35 to 60,000. Max na siguro yung bahay na 60,000. I don't know. Pero in my case, it's 53,000. So imagine, 53,000 bahay pa lang yun. And then, how about my electricity bill? How about my gas bill? Kasi hiwalay din ang bayad dito sa hot water. And how about your food? Diba? Tapos idadagdag mo pa dito na nagpapadala ka sa Pilipinas. So could you imagine, ano pa ang matitira sa'yo? Meron pa kaming pension na binabayaran. Meron pa kaming insurance na binabayaran per month. And that insurance costs roughly like 35,000 above. So mababa ang 30,000 pesos para sa pension at insurance. So pension, insurance, bahay, nasa 80,000 pesos. 80,000 yan na agad yon. So imagine sobrang laki. Tapos ang dami mo pang mga planong bilhin dito. So nung nasa Pilipinas ako, sabi ko gusto kong bumili ng ganito dito sa Japan. So unang sweldo ko, magta-travel ako, bipunta ako sa ganito, and so on. Pero hindi mo magawa nung nandito na ako. Kasi mas gugustuhin mong magtipid sa sobrang liit na natitira sa'yo. Yes po, malaki po yung sweldo namin sa Japan, pero sobrang laki rin po talaga ng binabawas sa amin. Which is, parang ang natitira sa amin is sakto lang. Sakto lang po sa para mabuhay kami, para makapagpadala kami, pero not enough para ma-enjoy mo yung buhay mo dito sa Japan as someone na gala ng gala. Kasi diba, akala natin Japan, punta tayo sa ganito, ganyan, kayang-kaya na natin yan. Kaya ko naman po yun. Kaya ko po talagang gumala, kaya ko pong magpunta sa iba't ibang lugar, kaya ko po kumain sa masasarap na restaurant, pero hindi po ako magpapadala sa Pilipinas. Pero as a Filipino, di ba meron tayo dito, may attitude tayo na parang we need to support our family, we need to give to our family para tulungan natin yung pamilya natin. So yun kasi yung nasa isip ko, ang gusto rin natin makapag-ipon. So instead na gumala ka, instead na lumabas ka at magliwaliw, you rather stay at home, tapos magtipid ka na lang. Pero again, this is only my personal experience ha. Kasi marami naman ako nakikita na ALT na talagang nakakagala sila at nakakalabas-labas sila at nabibili nila yung mga gusto nila. Kaya sa mga nagbabalak po magpunta ng Japan, ina-encourage ko pa rin po kayo na magpunta rito para ma-experience nyo po yung life as an ALT or kahit anong job dito sa Japan. Pero as much as possible, i-less po natin yung expectations natin na malaki po ang kikitain natin na for the first year na nandirito ka ay talagang
makakaipon ka ng todo. Hindi po ganun dahil malaki rin po talaga yung binabawas. So, ako in-encourage ko pa rin po kayo na magpunta rito dahil po Japan is Japan no matter what. At pag kumatok po ang opportunity, dapat po laging buksan natin ang pintuan kasi you can never tell what would happen to you. Malay mo, nandito po talaga yung swerte ninyo. Kami pong mga ALT na nandito, siguro katulad ko lang din sila na parang we are trying our best para makuha yung big opportunity para sa amin. Malay mo, itong pagpunta namin dito, this will be the stepping stone. Kasi ang dami naman nagsasucceed dito na ALT eh. Ang dami rin naman na nakakahanap ng new work after nila maging ALT. Kumbaga parang yung mga opportunities po talaga, nandirito po talaga. So if you want to have an opportunity working here, or if you have an opportunity to work here in Japan, I really recommend to you that you go here and work here as an ALT kasi it's a once-in-a-lifetime experience. At least, na-try nyo po. Kaya po sa mga kaibigan ko na nangungutang sa akin at nagpapalibre na akala nyo po milyonaryo ako, hindi po ako milyonaryo dito. Huwag nyo po akong hingyan na kung ano-ano at saka utangan na kung ano-ano dahil wala po akong ipapautang sa inyo. Ito po yung totoo. Gusto ko man po kayong tulungan pero mas kailangan ko po munang tulungan yung pamilya ko. Pasensya na kayo. Kaya, ayun. So, this is my personal experience when it comes to the salary. So, kung balak niyo pumunta ng Japan, kailangan iset niyo yung less expectation kayo with regard to the salary that you'll be receiving in the future as an ALT. Kasi sobrang laki rin po talaga ng ano dito, ng expenses dito, especially kapag sa mga food, di ba? Imagine niyo na lang, kapag ang pagkain sa restaurant ay 1,000 pesos, di ba? And then, ang pagkain sa restaurant ay 1,000 yen. Tapos, kung kakain ka tatlong beses, yun po ang pinakamababa, 1,000 yen. Kumbaga, parang expect mo na you'll pay at least 1,000 yen sa restaurant. So, if you'll eat 3 times a day, it's 3,000 yen per day. Plus, mamamasahe ka pa. So, that 3,000 yen a day, kung itototal mo siya sa 30 days, no, it's more than 100,000 kasama yung pamasahe mo. Diba? So, you have to set your expectation more or less pag nasa Pilipinas pa kayo before going to Japan. So yun lang ang video ko na to for the salary or expectation about the salary in Japan as an ALT. Again, iba-iba po kami ng salary dito, iba-iba rin po kami ng mga na-receive na allowances, kaya I don't want to compare. Pero this is coming from my personal experiences na possible na na-experience din ng ibang ALT. So that will be all. Thank you.